ang set na para makakuha ng kanya-kanyang titulo ang mga kandidato sa taunang Misters of Philippines. Ang mga mananalo magkakaroon ng chance ng kumatawan sa bansa sa international pageant scene. Wow, all the best para sa ating mga Ginoo mula sa iba't ibang mga probinsya sa bansa, pati na rin sa mga Filipino community abroad. Yan, pero bago ang bakbakan sa runway at Q&A, dito muna. Oo, dito muna tayo makikipagkwentuhan. Misters of Philippines Pampanga is here. Godfrey Nicolay Murillo, good morning! Good morning, Godfrey. At sunod naman si Misters of Philippines Isabella Darwis Dastrola Ismaeli. Good morning po. Good morning, Darwis. And next up, Misters of Philippines. Ito si James. Hi, James. Saan ka? Sa Batangas. James Harley Lajos. And last, makilala mo. Misters of Philippines, ano, Gerona Tarlac, RJ De Vera. RJ! Good morning! Una-una siguro, ano, no, malapit na yung, ano, yung Misters of Philippines. Pero bago yan, paano ba kayo napasok at nasabak dito sa pageant world? Pero sa akin po, yung pagsali po ng pageant is one of my dream. Mm-hmm. So parang, ayun, follow your dream and face your fear. Talaga? Kasi parang sa akin po, dream ko din and kinakatakot ako talaga sumali ng mga national, katuloy niya, national pageant. Alam naman po natin na Misters of Philippines is isang prestigious pageant ang ginaganap sa Pilipinas. So parang nakakatakot yung mga conquer kalaban. Conquer your fears. Yes. Parang yung mga makakalaban mo is parang best sa mga city nila. So parang ganoon po. Ito may tanong ako. Kailangan ba na may abs ka para manalo ng Misters of Philippines? Ayan talaga, concern ni Justin. Ha? Kailangan ba? Kailangan ba? Para po sa akin, hindi po. Oh. Kasi wala po kong abs. Oo, talaga! Pero para po sa akin, as long as meron kang advocate hiya, and kumbaga, you are genuine sa gusto mong mapakita at makatulong sa ibang tao, then deserve mo naman. Ibig sabihin, walang ini-enforce na diet at pwede kayo makikain ng lasagna. Lasagna? Gusto mo ng lasagna? Meron ano, paano ba yung ano, paghahanda ninyo sa nutrition muna sa pagkain? Well, first of all po kasi, pag sumasali ka ng pageant, number one dyan, kailangan holistically ready ka. Holistically ready? Yes. Ibig sabihin kailangan hindi lang po sa pangangatawan natin, sa itsura, sa puso, sa utak, lahat ginagawa po natin, yung best natin. Siyempre, hindi lang sa abs, kailangan may laman din yung puso mo at yung utak mo. Oy, gamay! Oo, hindi lang siya, kasi lalaman natin yan. Ito naman, I'm sure kayo, marami kayo ibang pinagkakaabalahan bukod sa pageant na ito, James, ikaw. Paano man yung holistic lifestyle? Ako naman po is nag... Madalas ako mag-cardio para medyo fresh talaga ako sa pagdating sa camera. Hindi naman po. Mga diet po, yun po. Ano pa? Advocacy naman, sige. May advocacy is, yun, align siya talaga na fitness and sports. Uy, galing. Importante yan. Pero itong ano, Misters of Philippines, is nabanggit nyo sa akin kanina, ito ay masculinity and responsibility. Ano ba ibig sabihin nun? Well, masculinity and responsibility po medyo broad po kasi para sa akin eh. In my own opinion, pag sinabi po kasi natin masculinity, it's applicable to every person or gender. Kasi it's a characteristic of a person po eh. Like, I think it, masculinity is someone who knows how to show respect and someone who knows how to protect his family. And I think that is applicable to every gender. Okay. And pag sinabi natin responsible, I think we must... Especially that we are candidates, we must possess being a responsible because, syempre, yun ang magdadala sa amin. Pero po, dito kasi normally, pag mga beauty pageant, ang inisip natin, babae. No? Pero ngayon, dumarami na rin yung pageant sa mga lalaki. Ano? So, very interesting. Pero, balita ko, talented daw itong mga contestant natin. Ay, sigurado. Na baka pwede natin sila ma-challenge at maipakita nila sa atin ang kanilang mga talento. Unahin na natin si James. Oh, James, ikaw balita una. Na balita namin, magaling daw kumanta. James, let's go. Patunay nga, patunay. Take it away, James. Ang tumatakbo sa isip mo.
Dito naman si Darwis. May balita ko, magaling kang mag-host. Ako, sige lang. Pasample nga, pasample, pasample. Handang-handa na sa pagapuhan, patalinuhan at pagpapasiklab ng talento at kani-kanilang advocacy ang mga kandidato ng Misters of Pilipinas. Abangan sila sa September 17 sa kanilang Coronation Night sa Samsung Performing Arts Theater sa Makati. Wow! Masyadong galingan na! Darwis, dahil mahirap na! Kami walang gagawin bukas! Doon ka muna. Galing. Kamuhan tayo na lang po yung mahuli. Dalawang ito. Si RJ, RJ at Godfrey. Si Godfrey lalaban, magsho-showdown sa sayaw! Showdown! Sige pa daw! Sige pa. Last one! Game! Wanig na. Justin! Kaya ni Justin, kaya rin ni Jester. Yun na lang. Hindi naman ang labanan. Basta walang abs, hindi required. Walang abs. Sorry. Imbitahan naman natin ating mga kapatid na manood na inyong pageant. Ano ba ang aasahan natin? Yun po, iniimbitahin po namin kayong lahat na manood at supportahan kami this coming August 28 ang National Festival costume namin. Gaganapin siya sa Winford, Manila and sa aming Misters of Filipinas Gala September 6. Alright, James! At meron naman po tayong swimwear competition sa Cebu na gaganapin po sa September 8 hanggang sa September 11. Okay. Meron ba? Darwis, may dadagdag ka? And of course, aming finals night po, which will be held on September 17. Makita-kita po tayo lahat dyan. Please do support us in our pageant po. Okay, less than a month to go. Baka Darwis, may pabal ka pa? Okay na. Please support us sa journey namin sa Misters of Pilipinas. Wow! Ayan, maraming salamat. Again, yeah. Godfrey, Darwis, James, at RJ, mga contestants ng Misters of Pilipinas. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.